Magandang araw mga kapwa naming mga bundukero at mga bundukera. Andito po kami ngayon sa Batangas Port at sasakay po kami ng ferry papunta po ng Sibuyan Island, lalawigan ng Romblon. Excited siya. So bago po kami nakarating dito, nanggaling muna kami ng Bicol, nagbiyahe ng 12 oras at nag-stay ng halos 8 oras sa Batangas City habang nag-aantay po ng barko na babiyahe papunta ng Romblon. At dahil nabanggit ang Romblon, alam niyo na siguro kung anong sadya namin dito. Opo, papunta po kami ng Sibuyan Island upang akyatin ang isa sa pinakapamosong bundok sa Pilipinas, ang Mount Gitingiting. Sam, ano masabi mo nandito ka na sa Sibuyan Island? Oh, Sam, excited. Yung ilang ba sasabihin mo? Dati na mamasa ko lang ito sa ano. Nakikita ko lang ito sa ngayon nandito na kami. Nandito na tayo. Kasama si Sam at si Ma'am Loida. Tatlo lang kaming mga Bicolano na tumanggap sa hamon ng Mansi Trekking et al. Upang maranasan kung gaano nga ba kahirap pero kasarap akyatin ang Mount Gitingiting. Andito na kami ngayon sa Barangay Espanya, Bayan ng San Fernando, ang entry point ng Ulango Trail. Climb preparation. Busy-busy sila. Yan yung mga porter namin. Dito kami naganda ng aming mga dadalhin sa pag-akyat. Dito rin kami inasikaso ng aming mga guides, ng aming mga porters. Dito rin kami nag-almusal. At dito rin kami pinaalalahanan ng lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa Mount Gitingiting. Ako nga pala sa si Twinks Rubiso, pangalawang anak ni Remy Rubiso. Bale sa akin niya na iniwan yung responsibilidad niya dito sa Jito. Ayun yung pala. Sino dito yung first time sa Jito? Sa Jito ah. Here. Sa natos karamihan. Si Jito ay isang ano, napakagandang bundok. Kasi dito mararanasan nyo lahat yung hirap, tsaka yung sarap din. Siyempre, galing dito, papuntang Ulango River, 45 minutes. Pagkatapos ng 45 minutes, puro na yung ahon, papuntang Kabuan. Kailangan yung i-reserve yung lakas niya sa pangalawang araw. Kasi yung sa pangalawang araw, mas mahaba siya. Mas mahaba, mas technical. Na hindi naman ito pabilisan eh. Pero sa pangalawang araw, kailangan nyo maganda ng lakas. Kaya hindi pwede na, ano, hindi pwede na laspag agad yung tuhod niyo. Kasi pag oras na na may bumigay na yung isang part ng katawan mo, pati yung puta kasi atiktag mo eh. Minsan may mga trail na simple na lang kung nahihirapan mo lang naman. Ayun, at may hugot king pala kaming kasama. Anyway, yan naman yung nagpapasaya sa atin, di ba? Sa mga akyatan, hindi mawawala yung mga nagpapatawa. Okay, good morning guys. Dito kami sa bayan ng San Fernando. So start na kami ng aming hike to Mount Gitingiting at 7:24 in the morning. Nasa jump off area pa lang kami. So sabi raw nila abuti ng 10 hanggang 12 oras yung akyat namin hanggang doon sa campsite. Bukas na raw yung ano, yung summit at yung pag-traverse doon sa mga peligrosong peak ng Mount Gitingiting. Good morning po. Yun, ganda oh. Sana ganyan din bukas. Ang pinaka pamosong Mount Gitingiting. Pangarap ng karamihan sa mga mountaineers. At ngayon ay tinutupad na namin. Ganda, di ba? So sana bukas ganun din yung panahon para... Okay, ganda. So yan po yung nakakitin namin. Mahigit 2,000 meters above sea level yung summit niya. So good luck sa amin. Sana matupad yung pangarap. Kay Papa Sam, ang chinitong rabasero. Yung pangarap ni Cara David, tutuparin namin ngayon. Good luck sa amin lahat.
Pero alam nyo ba itong Ulango Trail kung saan kami magsisimulang umakyat? Ay hindi ito yung traditional trail talaga. Ang unang-unang daanan na mga umakyat noon ay ang Tampayan Trail na matatagpuan sa bayan ng Magdiwang, northern part ng Sibuyan Island yon. Samantalang itong pinanggalingan namin, southern part naman ito. Sa madaling sabi, pinaliktad lang namin. Aakyat kami ng Ulango Trail, bababa po kami ng Tampayan Trail. Di bali ng basa, pero hindi. Pero si Sam gusto niyan madulas basa. Mag-iisang oras din yung aming river trekking bago yung talagang assault na assault na assault. Siyempre, kasama na rin dyan yung mga picture-picture. Kailangan meron po kayong baon na extra chinelas upang hindi ka agad mabasa yung panyo bago pa kayo umakyat. Medyo hindi naman kasi kaaya-aya kung sa simula pa lang basa na. Diba? Kailangan yung habang napapasarap ka ay doon ka nababasa. Yung pag-akyat ang tinutukoy ko ah. Pakasabot ko pa yung halo. Pahibalo pa lang. Yes. Hello. Ay, sorry. Ang ganda pala dito. 1, 2, 3. So yun, nagsimula na nga pala yung assault namin. So bali, 8 oras po ito nang sa akala mo walang katapusang mga face to wall, keys to wall. Grabe, grabe talaga as in matatarik at mga matutulis na bato yung inyong daraanan. Buti na lamang, marami pa yung mga vegetations, marami pa mga kahoy, mga ugat na makakapitan. Yun! Yung aming pinanggalingan. 1, 2, 3. Okay. Isa-isa lang kasi maubos yung battery. Siyempre, sa ganitong klase ng mga trail, alam na natin kung anong dapat gawin. Hindi natin kailangan makipag-unahan, hindi natin kailangan bilisan. Kailangan mag-reserve ba tayo ng ating lakas? Bibilib ka sa mga una nakadiscover nito, no? Mabumutas ng trail na to. Grabe yung entusiasmo nila, no? Pero hindi man siguro nakuha nila sa isahan lang, no? Ilang araw. Oo, binalik-balikan nila. Taong 1982, nung unang makyat ng mga grupo ng mga mountaineers from Philippine Mountaineering Society at UP Mountaineers, ang Mount Giting-Giting. Pero doon sila sa Tampayan Trail sa bayan ng Magdiwang dumaan. At sa una nilang pagsubok, ay sa Mayos Peak lang muna sila nakarating. Madunas to ano ha, pagkahinawakan mo ha? Napakadulas. Face the wall! Nagpapa-organize yan, hindi pa nakakyat ha? Iwasan niyo yan kasi meron nagka-organize. Dapat kung mag-organize ka rito. Kung DIY sila, okay lang siguro. Pero kung organize, yun ang nangyarap. Dapat marunong ano. DIY dapat. Oops. Uy. I'm on the top. Ilan ang elevation nito? 750. Ah, 740. Hindi pwedeng dumiretso. Delikado. Unti-unti lang. Ay, naku. Hindi matibay yun ah. Hanap tayo ng matibay. Yun, may matibay doon. Isa, dua, tatlo. Run.
Kagaya nga ng madalas nating sabihin, huwag nating maliitin ang bawat bundok na aakyatin natin. Lalong-lalo na itong Mount Giting-Giting. Kaya kailangang paghandaan at pag-insayuhan po natin. Bakit ba ganyan? Ang ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Another face the wall. Walang katapusang face the wall. Ito all the way doon. Ganito sa tabi. Daming patag dito. Patagilid. Oy, thank you so much sa mga sponsors. Ayan, lantuwag ni Patricio. Saka, ayan, Tukad People Adventure. Nasa ano pa lang kami? 784 meters above sea level. At, ito yung dinana namin. Ang daming face the wall. Kaya ang dami ring pahinga. Face the wall, face the wall. Patag. Patagilid. May nagalaw ditong bato ito. Kaso lang okay naman siya tapatan. Pangilang akit mo na dito si Red? Ha? Pangilang akit mo na? Apat na. Wala, pag utom talaga, ano na yan eh. Kain all na yan. Wow! Sabi mo lang kung aalis ako ah. Ang ganda niya. Sina? Ha? Yung paligid. Thank you, sir. Ha? Pinibigay po. Sam! Ay no, dapat na lang. Halika na rito, dito ka na kumain. Sir, Tata Lord. Yes, Tata. There's above sea level. At eto ang makikita nyo mga kaibigan. Ayan. Shout out, Tukad People! 900 meters above sea level pa lang yan. Yun, doon kami nag-lunch kanina. Dito. Doon kami nag-lunch. DJ, wala pa kalap doon. Count two. Ready? Nasa ano? 989. So akalain nyo yun, nagsimula kami sa 5 meters above sea level. Yun yung akit namin. At siya nga po pala, dito lamang sa Mount Giting-Giting ninyo matatagpuan ang mga ganitong uri ng pitcher plants. Oh, ayun yung country oh. Saan parte dyan ang summit bro? Hindi pakita dyan. Hindi pakita raw ang summit. Nasa 1,250 meters above sea level na kami. Pero hindi pakita yung summit. Mag-aalas 4 ng hapon, malapit na po kami sa Camp 3. Kung saan, dun po kami magka-camp overnight. Pero, eto muna ang bibighani sa iyong mga mata. Dito po, malapit sa water source na ito, ang aming campsite. Ang dami yan, ang dami natin. Sa campsite, mabilis ang kain at tulog agad ang ginawa namin. So yan guys, from campsite, pagkat na kami ng summit. Alas 2:15 ng mag-uumaga. Expected na dumating kami doon mga alas 5 yata ng mag-uumaga. Mga ano dyan? Sam, sabay-sabay lang tayo. Pauli lang tayo. Mga naglalakihang boulders ang dinadaanan namin paakyat sa lugar na ito. Sayang nga lang daw dahil kung umaga kami umakyat, makikita namin na napakaganda pala ng lugar na ito.
Diyos ko. JK, pwede dito sa loob. Hindi mo abot yung kahoy na yun? Ay, hindi. Sige. Masakit. Masakit. Ayan lang kasi isang sa parang. Ma'am. Ay! Pero kagabi, nakawal ka. Pero kailangan kasi naming humabol upang makarating ng maaga doon sa summit. Dinaanan na namin yung plane crash site. Kaya nga lang, dahil gabi pa, ay hindi na namin nakita kung meron pang mga debris na naroroon. Ha? Naka-video kay mama. Hindi na ako magalang. Hindi na namin na-hit yung target na dapat 5 a.m. ay nasa summit na kami dahil dito pa lamang sa kinilalagyan namin. Eh napakaganda na po ng view. Nahawi kasi yung mga ulap at nagpakita yung napakagandang mga views. Kaya sinabantala namin. Hi to my vlog. Anong view mo sa kanan? Paturungan ang view mo sa kanan. View niya sa kanan. Yun. Yan ang view niya sa kanan. How about view sa kaliwa? View mo sa kaliwa. Ayun. Ito naman ang view niya sa kaliwa. At ang view niya dito sa unahan, patungo ng summit. Ayan. Lord, thank you for this beautiful creation of yours. Layo pa. The summit. Ano ka mga kasamit ng ganito kagandang dinadaanan mo? Kaya nagpaparinig tayo. Ma'am, dyan na kayo dumano. Saan? Pero kaya naman dito. Saan? Dyan ka na dumaan, ma'am. Saan? Sa tinuro ni Sam. Baka mas may, parang mahirap pa dyan. Sunrise now. Grabe, ganda ng bundok na to. 30 minutes siguro before summit. Dito kami sa Mount Giting-Giting. Tingnan nyo. Ganda, no? Salamat sa clearing. Ayan. Yung kanan ko, tingnan mo yung kanan. Ganda, oh. Thank you. Sinong tumaay dito? May tae o tapos meron pang may tae saka ano yan yung ano tissue, wet tissue. Hello to my vlog. Summit. Nasa 1,995 meters above sea level po kami. Bubulol na ako. At mga kaibigan, ha,
Eto na. Eto na. Layo pa. 2,000 meters above sea level kami. All right. Ito na 'yung summit. Basta radyo. Hello. Andito na ako sa giting-giti. Akala ko hindi ako makakaakyat. Okay. Shout out sa Tukad people. Yaong kita digdi sa summit kang Mount Giting-Giting. 2,058 meters above sea level. Ay, nakikita nyo sa aking background, dyan po ang mga ridge ng Mount Giting-Giting. Nandyan yung mga famous knife edge, yung face the wall, kiss the wall, kung ano pa mga tawag nila. Pababa pa lang kami, andito lang kami sa summit with Sam. Sam! Shout out sa mga Team Sabaw. Sa Team Sabaw pala, nakalimutan. Sorry, sorry. Team Sabaw! Team Sabaw, shout out. Thank you, sir. At narating na nga po namin ang summit o ang tuktok ng Mount Giting-Giting dito sa Sibuyan Island, Romblon. At alam nyo ba kung bakit simula pa lang ay hindi ko ito tinatawag na G2? Hindi kagaya ng nakasanayan na ng ilan sa mga baguhan ng mga mountaineers ngayon. Yung G2 kasi ay waring nakaka-offend o nakakasama ng loob doon sa ibang mga locals at ibang mga veterano o mga datihang mga mountaineers na tinawag itong Mount Giting-Giting. Ang Giting-Giting ay lokal na katawagan ng mga taga-Sibuyan doon sa mga tulis-tulis na mga bundok na makikita nyo habang kayo po ay umaakyat panaog sa bundok na ito. At ang tulis-tulis na mga bundok na ito ang siyang nagpaganda sa bundok na ito. Alam niyo ba na ang buong kamundukan ng Giting-Giting ay halos umuuko pa ng ikatlong bahagi ng Sibuyan Island? Opo, ganoon siya kalaki. Ganoon niya dinumina yung buong isla. Kaya naman napakayaman sa biodiversity ang lugar na ito. Pababa na po kami, pababa na. Yung mga kasama ko nauna na. Bali doon kami pababa, punta doon. Approximately 7 PM daw kami darating. Ang Mount Giting-Giting ay isa sa mga pinakamahirap at technically challenging na bundok sa buong Pilipinas. Kaya naman, 9 over 9 ang difficulty level nito. Pero, huwag kayong kakabahan, huwag kayong matatakot sa mga video na papanood ninyo dahil kung kayo po ay aktual na makakarating na dito po sa Mount Giting-Giting, ay hindi naman siya ganun kahirap at kapangalim. So dito, di pwedeng bumaba ng sabay-sabay, no? Sige nga sa. Bituan nga natin. Ito yung 90 degrees trail na sinasabi. Hindi naman siya ganun kadelikado. Kaya, huwag kayong kakabahan. Sam! Sam! Basta ba marunong ka lang kumapit, hindi ka masasaktan dito. Tingin nga. Sabay smile. Sabay nakangiti. Sabay pawak lang. Nag-number to mo. Wala akong mahawakan. Eh, mga kwan yan. Huli! Bigat na, sir. Lali yun. Ako nga din kanina eh. Dito pala ang pinakamadali eh. Oh, tapos. Lakas na kumapit. Hi Sam, asa mag-go? Siya nga po pala,
hindi ko nababanggit, napaka maasikaso po ang mga guides at mga porters ng Mount Gitinggiting. At yun po ang talagang ipinagpapasalamat namin. Kaya kung baguhan ka man, or medyo mahina ang loob mo, mahina yung tuhod mo, abay, huwag ka mag-alala dahil hindi ka pababayaan ng mga guides dito po sa Mount Gitinggiting. Okay na sir, sige na lang, okay lang sir. Sanay na, sanay na. Sanay na. Buti nga at ang ano rito hindi madulas. Yun ang kagandahan dito. Saka kahit maulan to, ma'am, hindi ito madulas. Na batong to. Kagaya nga ng sabi ko kanina, technically challenging po ang Mount Gitinggiting. Dahil po dito sa mga dinadaanan namin, ng mga nakausling malalaking mga bato, matutulis, at magkabila ang mga bangin. Pababa pa lang po kami ng Mount Masaraga. Kanina ng Pakyat Bulusan, nung pababa, pinahirapan talaga dito. Hindi talaga namin maiwasang maikumpara yung bundok ng Gitinggiting sa mga bundok na inaakyat namin sa Bicol. Dito. Dito. Sabaw mo na yan. Ay, ito. Ay, kita mo naman yung bakas. Dahil, kumbaga, sa Bicol, eh talagang mahirap yung mga inaakyat naming bundok. Pero dito sa Gitinggiting, mahirap na mahirap na mahirap. Ayan, narating na namin yung Peak of Deception na tinatawag. Dito raw kasi nung una, marami yung mga napeke. Nakala nila ay summit na, yung pala ay merong pang mas mataas. Peak of Deception. Parang lion siya, bro. Lion. 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 May lion speak dito. Parang lion, no? Siyempre, meron pa rin namang pinakamahirap na akyatin sa Bicol region. At yun nga po ang Mount Mayo ng Alpay. Pero hindi lang basta mahirap yun. Peligroso po yun. Oras na sumabog habang ikaw ay nagba-backdoor. Wala kang dapat ibang sisihin kundi sarili mo dahil active volcano yun. Kaya hindi dapat inaakyat yun. Di ba? Bagamat matatarik yung mga binababaan naming mga malalaking bato sa Mount Gitinggiting, ay hindi naman ito madulas. Kaya sabi ko, basta marunong ka lang sa tamang paraan ng pagdaan sa mga ganitong klase ng mga trail, ay hindi ka mahihirapan. Kailangan lang talaga presence of mind, lakas ng loob, at lakas ng kapit, at saka dapat talaga malakas din ang upper body mo rito. Kaya kailangan, kapag ikaw ay nag-insayo, hindi lamang po yung mga binti at tuhod yung palalakasin natin. Pati na rin po yung mga braso natin, yung kamay natin, yung chest natin, lahat ng upper body natin para magamit natin kung tayo po ay makakarating na dito sa Mount Gitinggiting. Kanan, yun. Sa kanan mo, yun sa kanan. Yan. O, tapos ibaba mo diretso sa baba, pinakababa. Hawa ka dyan sa may ano dyan. Ayun. Babalik ka sir, tignan mo yung may puting ano. Galing ng Peak of Deception, pababa na po kami ng Knife Edge. Diyan mo po ng maraming linaw. Ito yung kumukonekta sa Peak of Deception at Mayo's Peak.
dito mas malapitan yung makikita yung mga tulis-tulis na mga bundok or yung giting-giting mismo. Sayang nga lang dahil maulap na nung kami po ay napadaan dito kaya hindi masyado namin nakita ng malinaw yung giting-giting. Alam niyo pang ang buong akala ko noon nung hindi pa ako nakakarating ng Mount Giting-Giting ay daraanan mismo ng mga umaakyat yung mga tulis-tulis na yon. Subalit mali pala ako. Sa knife edge lamang kami dadaan patungo ng Mayos Peak at makikita namin sa background yung mga tulis-tulis na bundok. Diyan mo, sundan mo yan ano? Sundan mo yan na puti na yan yung mga inapakan na. Hindi yan, hindi yan madulas. Ito yung pagkakataon na ramdam na namin yung gutom, matinding gutom. Akalain mo ba naman kasi alas dos ng madaling araw kami nagsimula umakyat at wala pang gaanong mabigat na pagkain na isinubo kami. Kaya nag-iisip na kami rito kung saan kami pwedeng magsaing ng aming pananghalian. Sa kabila ng gutom ay hindi ka maaring panghinaan ng tuhod, panghinaan ng loob, panghinaan ng isip. Dahil oras na ikaw ay magkamali at mahulog sa mga batuhang ito, hindi sa kanya. Tiyak, mamamatay ka. Sa kanya may tsansa ka pang lumigaya. Uli kaya naman ay masaktan. Pero at least, masaktan ka lang. Hindi ka mamamatay. Siya nga po pala, itong traverse na ginagawa namin ay unang ginawa ito ng mga veteranong mountaineers from UP at Philippine Mountaineering Society noong 1992. Pero una pong naakyat yung summit ng Mount Giting-Giting ay noong 1982 pa. Kakapanganak pa lang po sa akin noon. Sa pagkakataong ito, pababa na po kami doon sa mga paanan ng mga tulis-tulis na bundok kung saan naroon yung mga tinatawag nilang Face the Wall, Kiss the Wall Trail. Sa video lang po ito, medyo mahirap tignan, no? Pero sa aktual ay hindi naman mahirap kasi kagaya nito, may lubid naman mahahawakan habang kayo po ay pababa. Kailangan lang talaga magdahan-dahan, mag-ingat. Dahil oras na kayo po ay magkamali, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Poor boulder. Dapat talaga nagsaing tayo ng kanin. Kahit kanin na lang ang kainin natin sa trail. Asan kayo? Trail pa dyan. Huwag mo na muna. Bakit? At eto na po yung mga face the wall trail na sinasabi. Paanan na po ito ng giting-giting o yung mga tulis-tulis na bundok. Dito ay kailangan nakadikit talaga yung katawan mo sa wall dahil sa bigat ba naman ng backpack na dala mo eh pwedeng mahila ka nito, pahulog sa bangin. Kaya doble ingat at talagang kailangan kapit na kapit yung mga kamay mo doon sa mga nakausling mga bato.
Ay, walang katapusang ganitong klase ng trail. Nagkaguro to. Ayun, pakasin daw. Ano? Anong masasabi mo, Ma'am Lloyds? Sa giting-giting. Nakakagutom. Nakakapagod. Ay, pero sulit. Ikaw, Sam, anong pasa. Reaction mo? Okay lang. Good night talaga. Huwag nang sumubok yung mga mainang nilalang. Inaantok, nagluluto pa si Sam. Nasa ano pa kami? Nasa 1.5 mahigit pa kami. Meters above sea level. Apa? Tapos, alas 11:19. Tapos nasa 1.5 pa lang tayo. 1,520 meters above sea level. 2,000. Nakaka 500 pa lang tayo. Eh, akit pa na og tayo eh. Oo. At eto na, knife edge na po kami. Dito talagang kalaban mo rito yung inip. Akalain mo ba naman kasi nakababa ka na ng 1,300 meters above sea level, aakyat ka na naman muli hanggang 1.5 mahigit patungo ng Mayos Peak. Yung Mayos Peak, yun yung unang narating ng mga UP Mountaineers at Philippine Mountaineering Society nung unang expedition nila nung 1982 via Tampayan Trail. At alam nyo ba kung bakit tinawag na Mayos Peak? Ito kasi ipinangalan kay Mayo Montesa, isa sa mga team na unang umakyat ng Mount Gitinggiting nung panahon na yon. Nataon kasi na nung araw na yon ay kanyang birthday. Kaya sa kanya ipinangalan ng buong team yung peak na yon. Sa lugar na ito ay nagtitipid na kami ng aming mga tubig dahil ayon sa aming guide ay mga 3 oras pa bago namin marating yung Bulod Water Source. Yung Bulod Water Source naman ay ipinangalan sa isa sa mga guides nung unang expedition noong 1982. Sa sobrang pagod, eh kung ano-ano na ang nasasabi ng isa sa aming mga joiners na si Ma'am Alma. Anya, lahat ng natutunan niya sa mountaineering, inubos na lahat ni Gitinggiting. Isang napakataas na pagpupugay po sa aming mga magigiting na mga porters at mga guides na sumama sa amin sa akyat namin sa Mount Gitinggiting. Grabe, mga lodi talaga. At narating na nga po namin yung Mayos Peak. Bagamat maraming oras pa yung guguli namin, ay maginhawa na yung aming pakiramdam dahil lahat ito ay pababa na hanggang doon sa DNR office ng Bayan ng Magdiwang upang doon kami mamalagi muna overnight. Fill my heart with song, let me sing for evermore. Grabe ka. Ang layo-layo mo from Camp 3, Camp 2. 748 meters. Sir Ed, dulutuin na namin yung kanton. Sorry, sir.
Okay, anong paliwanag? Ma'am Alma, anong paliwanag mo? Kinain na naman yung sir, sorry naman po. Sorry na. Hungry na kasi talaga, matitigi na ako. Matitigi. Gusto ko pa makita yung apo ko. Sir, pasensya na ako nagluto. Ako si Sam yung ano, leader. Si Sam po yung sa larin. Matapos po yung anim na oras na pagbaba mula sa Maayos Peak, narating na po namin yung Tampayan River. Nasa 40 meters above sea level na lamang po ito. Bagamat madali na lamang po yung daanan galing ng Maayos Peak pababa po ng Tampayan River, subalit napakahaba po nito. Akalain mong nagtiis ako sa ganung haba ng oras na sobrang sakit na ng pako dahil sa blister. Pero pinilit dahil wala namang magagawa eh. Grabe. Di mapaliwanag yung excitement. Pero grabe rin yung pagod. Sabi yung pang-finale ng ano, giting-giting. Paglalakarin ka ng mga almost 30 minutes sa ganitong mga boulders, ang hirap. Sakit na nga ng paa. Ganito pa yung lalakaran. Tapos sugat-sugat na yung paa mo. Sakit. Kailan ba matatapos to? Binabina kami. At tutungang alas 7 na ng gabi kami nakarating ng DNR office. Papunta na kami ng DNR office. Doon na rin po kami nagpalipas ng gabi na hindi komportable dahil sa sobrang lamig, sobrang pagod. Sam, bye-bye Sibuyan. Bye-bye Sibuyan. See you. Uwi na. Thank you Sibuyan. Maraming salamat po Mount Giting-Giting sa napakasarap na experience. Maraming salamat sa aming organizer, ang Seaman Trekking et al., kay Sir June, kay Sir Ed, sa mga nakasama na aming mga kapwa joiners. Mabuhay po tayong lahat. Kita-kita hanggang sa susunod na akyat.